is yung ating Hylos dito, mas pinili niya dito yung Flickr para makahabol siguro dun sa ibang miyembro ng Indonesia. Pero gaya nga na sabi ko for the last pick for Indonesia, that will be the Kimi Marksman. They have the Lunok for the burst damage, so counter mismo yung Esmeralda dito kasi isa sa mga pang-counter dito sa Esmeralda is yung burst damage na mabilisan. Actually, dito for the lineup of Team Indonesia, grabe yung damage nila na kayang ibigay for the early part of the game. So, ito, onto the red side, yan ang Team Indonesia. They got the Grok, Akai, Lunok, Kimi, at ang X-Borg. And for the side of Philippines, mga kaibigan, nandito yung ating Esmeralda, the Granger, Hylos as well, Cho, at isama mo pa yung ating Lolita ni Paring Batangan, or that is will be Haze for the side of Philippines. Pero ngayon, it will be a 1-2-2 strategy for the Philippines. Ngayon, yung Indonesia naman, they will go for the early invade mismo dun mismo sa BAPS ng Philippines. Sa kaya talaga nila dito nga as much as possible. Actually, kung mapansin nyo pala, iba yung laning. Imbes na si Granger yung nasa bot, nasa top lane siya. So, dito ang pwede nga maging ally ng Team Pilipinas against Team Indonesia para sa ating laban. Pero kung mapansin nyo, pagdating sa gold, lamang dito ang Team Philippines ng konti lang naman para sa ating laban. Pero good thing is that, nade-defend lang din naman dito ng Team Pilipinas yung bottom lane turret. Pero we'll see kung ano nga mangyayari doon. And sa top lane, na-secure dito ni paring Nepomuceno ang kanyang gold coin. Ganang gigigila dito yung Indonesia. Alam dito ng Indonesia kung ano yung gagawin nila. Oo, they have the Kimi. So if ever na meron kayong Kimi sa lineup nyo, you need to destroy the turret as soon as possible para makapag-rotate kagad yung mga players ng teammates nyo. And kita nyo naman yung ginagawa dito ng Indonesia. Ang sakit ng damage. Grabe! Yung Flicker dito. Pero nung ating Akai. Pero mamamatay na rin dito yung ating towers. That is our easy objectives from the Indonesia and Genji. Mukhang uy, hindi niya nakita. Hindi niya nakita. Kakaibang technique. Napaka-sexy doon ni Kuya Genji natin. Oops. And for the backup is Bata Anon for Team Pilipinas. Buhay, walang quash quality para sa series of events, kaso yung nga lang nasira yung torrent. Pero nice, nice saikuhan lang. Oo nga. Anong nangyari doon sa bottom lane? Akala, hindi niya nakita na nag-shoon po doon sa kabilang damo yung ating Cho. And that is a good escape mula dito sa ating Kenji. Pero ngayon guys, the Indonesia, they will go for the first turtle of the game number 4. The last insanity will be commit para dito sa ating X-Borg. Samantalang ibang member dito ng Philippines, kailangan mag-farm, kailangan makakuha ng item, especially yung Esmeralda. Dahil siya mismo yung bibigay ng damage. Yung AOE kasi for this match, as long as buhay ang Esmeralda, merong damage dito na ibibigay ang Team Philippines. And yung sustain kasi niya na kaya ibigay. So for Team Indonesia, first turtle na ating laban nakuha nila. So dahil dyan, ganito na ang kanilang gold lead. So for Team Philippines naman, medyo maingat sila. Although, medyo mahihirapan sila dito knowing na nasira na ng Team Indonesia ang unang tore para sa ating laban. Tsaka mahihirapan pala dito yung Pilipinas na pumasok din kasi they have the Grok and the Kai for the side of Indonesia. So it will be a risk if they will go. Pero the arrival mula dito sa ating X-Borg, dito mismo sa ating mid lane, si Castomayor, the glorious pathway. Pero sinusunog siya ng ating X-Borg. Ang sakit yung damage dito ng Indonesia. Kita nyo ng mga kalahati kagad yung buhay niya. And Grok ngayon, ang bilis na clear wave sa mid lane. Oo, kita niya talagang in between dalawang tore. Ganun yung ginagawa nila para Hurricane Lance dito. And first blood na kuha na para sa ating 3-minute mark ng laban. My God. Nakuha ng Lunox. Kita niya sandwich play na ginawa in another Chaos Assault para dito kay Ridwan. Castromayor. And Castromayor. And napakalambot. Hindi makalapit yung Esmeralda dito sa top lane at sira pa nga ang tore ng Team Pilipinas. Grabe dito yung Indonesia. Snowball na snowball sila. Kita niya naman yung zone ng potential dito, the wild charge and Arcangel with the low HP. And ngayon si Bata Anon, si Haze na lang na titira dito, dumedepensa sa second tower ng Pilipinas. Samantalang Kenji still trying to get the first tower doon sa bottom lane, pero dahil nga may arrival yung Indonesia, nahihirapan mag split push dito yung ating Cho. Actually dito makapansin mo si Nepomuceno, as much as possible hindi niya natin na-try na humabol pagdating sa clash kasi nga naman kailangan niya makahabol pagdating sa team fight. So, as much as possible, sayang yung oras. The blast. So, pero doon yung blast. Tinamaan pa nga dito yung Falling Storm. Pero mga fast hands. Pero turtle nakuha dito ng ating Grok for the wild charge pa nga. And that is gonna be a kill. Last insanity. Last insanity lang din for the backup. Esmeralda.
double kill pa nga para sa Export, pero double kill din para sa Esmeralda. Wala Firaga Armor dito, si Faring Export, pero flamethrower ang kanya ibinibigay. Wala triple kill for the Esmeralda ng Team Pilipinas para sa ating laban. Moon. And alam niya na nandito yung Kimi ng Indonesia, nakuha pa. Na-secure pa ng Kimi yung buff niya. Grabe yun. Pero kita mo naman yung Esmeralda doon ni Cartizzi. Hindi siya napansin ng Indonesia. Wala rin talagang panghold dito sa isang Esmeralda as long as mahuli siya ng ating Hurricane Dance. Pero speaking of Hurricane Dance, andun na yung Hurricane Dance dito ng ating Akai. Samantalang sa mid lane, mamamatay yung Grock. And that is a kill mula dito sa Pilipinas. And Philippines ngayon, they want to destroy the first tower dito sa mid lane para ma-open yung ibang neutral minions. Oh, kasi dito malaking bagay talaga pag yung mid yung nasira dito ng Team Philippines. Kasi yung beyond the river, makakapag-ikot-ikot sila. Madali pagsisilip sila ng buff dito against Indonesia. And commend on Nepomuceno on his Esmeralda. Talagang alam niya kung saan ididikit ang dikya. Yes, and ito, yung Philippines dito nahihirapan sila because of the Indonesia Grock. And Kimi, sorry. And Kimi, kita nyo naman yung potential dito na Kimi. Dahil dun sa early push na ginawa ng Indonesia, medyo na nalugi yung Philippines dun sa pagdating sa early game. Pero ngayon, we have a 6 minutes into the game. Malapit na tayo sa mid game, mga kaibigan. Kita mo yung block, the death sonata to clear the wave. Wala nang creeps, mga kaibigan. High loss, yung ating last catches two. Oh my God! Sa glory, nga lang din dito. Pero napatay dito ang isa. Katsumayor with a kill. Nakapag-ulti na dito ang Lunox, pero napatay lang din. So, flicker out for Firdos. Pero ni Pumuseno, grabe yung shield, mga Bessie Wap. At sa mid lane, pwede pa silang salubungin dito. Actually, na Chopper, last insanity para makatakas lang din. Nakadikit dito ang Esmeralda, pero grabe, napalayo dito at napataboy talaga ng Pilipinas yung players with the dragon dito for the show. Pero makakatakas lang din. Wild charge lang dito. Walang pantakas ito si Paring Grock, pero hindi na rin ipipilit at hindi na magmamaasim ang ating Esmeralda. Pero kita nyo guys, yung momentum dito ng Philippines after the falling star moon of the Esmeralda, takbuhan na kagad dito yung mga taga-Indonesia kasi wala silang pang-hold dito kay Cartizzi. Ngayon ang kailangan na lang gawin dito ng Philippines, mamilis na item mula dito kay Pew, also kay Kenji. Pero the death sonata, isang bala lang po yung tatama doon sa may bandang baba. Ito na yung ating Grock, yung ating Hylos ay nandito na rin. And Indonesia, it will be a 3v2 situation dito sa bandang mid lane natin, samantalang X-Borg nagpa-farm lang sa top lane. Ito ang kinagandahan for Team Philippines. Lagi natin sinasabi yan, si Kimi, ticking bomb, kumbaga. Yes. Kapag ka hindi mo nakuha talaga at hindi mo natapos ang laban ng mabilisan, medyo mahihirapan ka talaga. So nakita natin ngayon, yan, 14 Philippines, kasi pwede din siyang dikitan if ever so ng Esmeralda agad-agad. And for the Esmeralda, that is the Calamity Reaper agad-agad for his item. Pero ito na, Maring Chantel, pumapasok na dito in Team Pilipinas. Bata Ano will go for the front. Take note, this is a Lolita para sa side ng Pilipinas. The falling star mo sa dalawa, pero gumamit pa ng ultimate, the wild charge as well, the death sonata. Pero kita nyo naman yung ibang membro dito ng Indonesia, tamang takbulan, the thousand pounder para makatakbo. Pero mega kill dito si Cartizzi. Ano yung gagawin dito ng mga taga-Indo? Pero Bata Ano, wala siyang pakialam kahit nasa tower pa. The bulwark as well ay nandito na. Kimi ay nasa right side nila, pero walang magagawa dito yung isang Kimi sa tatlong hero ng Philippines. Oh, grabe dito. Actually, for a bataan yun, sobrang tapang niya doon sa ginawa niyang yon with a shield. Talagang harap-harapan yung shield na binigay niya. Pero sa top lane dito, Villa, just doing the objective, talagang nga, nagpo-push lang at pumapatay ng mga minion wave. Pero kita mo, Maring Chantel, Philippines ngayon, kanina lamang yung Indonesia ng ilang libong gold. Pero ngayon, lamang na yung Pilipinas ng 300 lang naman. 300 pataas. And take note, pagdating sa kills, umaabante na yung Philippines, pero kailangan nilang bumasag ng tower. Wala pa silang nababasag na tower, Biskisa. Oh, kailangan mabuwag nila dito yung parang pinaka-rotation ng Indonesia para masabi natin na talagang padaustos na yung laro nila dito para sa ating game number 4. Pero again, mukha nga magkakaroon yata ng bakbakan dito sa may Lord side datin. And Casumayor taking all the damage here come from Indonesia. Kasi nga si Firdos napilit mag 1000 powder para makatakas lang din. So this is Indonesia the na umaalas. Pero last insanity, bam! Nakahabol lang dito si Nepomuceno. Tinamaan nga lang din. Pero yan na, patay. Oh, buhay pa ang ating X-Borg para sa ating laban. Grabe! Sayang yun, mga
Presi Wap. Sayang na sayang talaga. Oh my God, Indonesia yung Exburg dito. Malapusa ang galawan. Siyam yung buhay. At ngayon yung Philippines, they will destroy the first tower. Congratulations! Yun yung unang basag ng mga Pinoy para dito sa game number 4. Grabe yung Exburg talaga. Hindi ako makaget over. Isa na lang. Isa na lang. Kasi hindi pa nabigyan. Pero kita natin dito for the Esmeralda ng Team Philippines. Napakasakit na. And the shield here of Nepomuceno. This might be it for Team Philippines. Kita na natin yung damage nila. Mukhang kaya nilang itutong ating laban na to. And Kimi, hindi na natin nakikita yung pushing career niya, kumbaga, para sa ating laban. Gaya nga ng sabi mo, pag may Kimi, may oras kang hinahabol. Eh, mukhang overtime na ata dito yung ating Kimi. Pero kita nyo naman yung Kenji dito sa may bandang top lane dati sa Chou. And Nepomuceno, the Cartiz, trying to get the first tower where the Hurricane does. Gumamit yun ang flicker. It will be a 3v4 situation, mga kaibigan. Nandito na rin yung ating Glorious Pathway. The Blast! Oh my God! Gumamit pa ng flicker para lang sa isang bato. And Exburg ngayon, magtitipi dun sa may bandang baba na iwan si Kenji dun sa may bandang taas. This is a good opportunity for Cho para mabasag yung second tower, pero mamamatay na rin dito si Batang Anod. Castro Mayor ang susunod. Apat ang kalaban niya, pero nandito na si Cartizzi, ang bida ng pinikula, pero Mamba out din tulad ng iba. Pero Falling Star Moon, joke lang pala yun, pero the Hurricane Dance ay nandito na rin at mamamatay na rin si Cartizzi. Sa top lane nagpupush lang din si Parikenji. Ladies and gentlemen, three players mula dito sa Philippines, Maring Chantel, samantalang si Kenji and the Granger will go for the third tower. Pero sira immortality ng ating Pilipinas. Patay yung Exburg, pero meron siyang immortality na kasama. Pero Indonesia will get the first lord. Mga kaibigan, the Rondo ay nandun na rin. Sinama pa yung ating Death Sonata to kill the Exburg. Pero Hurricane Dance using the flicker para lang makorner dito si Arcangel. Pero that's nakatakas. Yes. Actually, nandun yung Lunox. Muntik nang mamatay nice dito. Nice play sa for Indonesia. Pero nice move then actually. Or instincts coming from Arcangel of Team Philippines. So here for Team Philippines, meron all flicker out. And another kill here para sa ating Cho. And this might be it talaga. Ang lord ng Team Indonesia. Hindi nila masamahan dito sa bottom lane. And dito naman yung Grok, napilitan na rin na tumakas using that Guardian's Barrier. Here comes the Grok Black, mga kaibigan. Pero kung mapapansin natin dito, pinakamataas na farm, walang iba kundi the Esmeralda for the side of Philippines. Pero the Blast mula dito sa ating Lolita, kumama sa dalawa. That is a good stand. Pero parang nag-rewind ata, parang nag-fast forward ata tayo, mga kaibigan, dahil wala na kagad yung dalawang membro ng Indo. Nabawasan pala dalawang players dito ng Team Indonesia at lamang dito ang Pilipinas sa sitwasyon na to, knowing na nasira na nila ang isang inhibitor turret against Indonesia. So for this Granger, this is a big opportunity actually for him para makompleto niya yung mga items na kailangan niyang kompletuhin. Yes, tama and ka naman comment doon. On Kenji or Villa on this match actually. Talagang nag-step up yung kanyang laro para sa laban na to. Wala pa siyang patay Hurricane para sa dance ating match. Pero ito, nakita natin dito, Putra ay talagang gustong patayin ng Team Pilipinas. Pero with Chaos Assault, Red 1, pero nasira ng Pilipinas ang isa pang tore. Here comes the stun. Pinokpok ni paring haze natin with that Lolita, isang player come from Indonesia. And ito na yata, nagzo-zone out na plus a Genius 1 for the Esmeralda. Pang-counter yun sa tank eh. Yes, oh. Ine-negate niya or hindi niya papansinin yung magic defense ng isang tank kapag ka meron kang Genius 1. Yes, ayun yung kinagandahan dito ng Esmeralda. More on na sustain din dito yung para kay Esmeralda. Pang-protect din talaga sa sarili niya. Pero ngayon guys, kung mapapansin niyo dito, Pilipinas ngayon or yung ating Team Sibol, lamang na sila ng 3,000. The Glorious Pathway nandito na. Pero Kenji, Urban Blast! Kasama pa yung Jit Kundo. Patay lang agad yung ating Lunox. Ngayon yung Pilipinas, wala na yung Indo. Wala na yung midling mismo ng Indo. Wala na yung burst damager dito na Indonesia. Nice set coming from both Castro Mayor and Bata Anon para sa ating laban na to. And 29 seconds bago mabuhay ang Lunox for this match, and damage is real for the Granger as well. Castro Mayor just zoning out under last the insanity turret. Last insanity lang din para kay Julieta. Grabe, kumamit ang flicker. Para kay Nepomuceno, pero
wild charge ang gamit dito ni Putra on the Grock. Pero flamethrower lang din kay Julieta and the shield is real for the Pumuseno on the Esmeralda. Pero Marin Santel, yung bottom line natin, si paring Kenji, gusto niyan tapusin yung trabaho niya pero isang hit na lang for the third tower doon mismo sa bottom lane at mawawala na yung tower nila. Mid lane natin, mga kaibigan, oh my God, unting buhay na lang. Kita nyo yung ginawa kaninang blast dito ni Bata Anon or ni Haze. That is a good four-man blast. Sasamakto pa sa Glorious Pathway, kaya napabilis eh. Tsaka yung actually four-man Jeet Kune Do muna yun eh. Four-man Jeet Kune Do knock-up mula kay Kenji. Saktong-sakto rin yung blast, mabilisan na follow-up. Pero ang namatay lang doon, which is si Lunox. Pero napakalaking halaga nun dahil si Lunox mismo yung isa sa mga main damage outputer ng Indonesia. And here for Team Philippines, all they need to do is to secure this Lord. Ladies and gentlemen, kapag ka nakuha ito ng Indonesia, parang mahirap yun. Pero kita natin yung sakit dito na damage is real. Talaga nabawasan ang buhay dito para naging loading screen ang buhay ng Hylos natin for that series of events. But again, 15 minutes para sa ating laban. Actually, 16 minutes and Death Sonata here coming from Arcangel ay masakit na rin. Yes, tama ka naman doon, partner. Pero ngayon, guys, the level 2 Lord ay nandito na and Cartiz, you will get the objectives. Mga kaibigan, samantalang ibang miyembro dito ng Pilipinas trying to zone out yung Thunder dito mula kay paring Akai. We're using the Hurricane Dance, the Falling Star mo as well. Mabilis na follow-up lang dito for the side of Philippines, the Glorious Pathway for Hylos. Pero yung ibang miyembro dito ng Indonesia, ano yung gagawin nila? Mga kaibigan, buhay pa yung ating Lord. Kita niyo naman yung damage na binibigay dito ng Indonesia. And the Death Sonata is here. Matay! And Pit Boss will fall down. And that is the Akai. Samantalang ni Joe natin sa bottom lane. Bumabasag lang. Nakita na natin to nung game number 1. Si paring Kenji natin for Team Pilipinas. Talagang trabaho lang. Pero may immortality yan. Oops. And a gorgeous barrier. Flicker. Pero may flicker na bitbit. Talagang unsexy mo dun pagka nakatakas ka dyan sa bottom lane. Paring Kenji, ayun na nga, successfully ay nakatakas. And habang nangyayari yun, this team Glorious is the Lord for Glorious Pathway for Castro Mayor. All that high loss. And that is it. Mukha nga it's a 3. Oops. It's a 3 versus 4. Oh my para God. Sa ating clash na to. And Castro Mayor napilitan na rin na tumakas if ever so. Pero for the backup, padating na rin, hindi. Disengage na lang din this is mga players ng both teams. That is a good reset mula dito sa Pilipinas. Na-reset na kagad nila yung Lord Level 2. Pero medyo may onting rewind tayo, mga kaibigan. Ito po kasi yung nangyari. Nag-Glorious Pathway dito si Castro Mayor. Dahil po dun sa Glorious Pathway na ginawa dito ni Lasty for Archangel. And na-reset yung level to Lord. At ngayon guys, pupunta na tayo sa present na oras. Indonesia ngayon, yung Kimi nila, nawawalan na ng oras. Actually, kanina pa siya time. Nag-extend lang. Winter Truncheon for Kimi. So dito for Team Philippines, medyo mahirap pa nga. Actually, na talaga i-go yung Lord kasi mahirap if ever so. Kasi madami pang zone out for the Granger dito ang Team Indonesia. So for Team Philippines, good thing yung ginagawa ni Kenji na talagang nanggugulo lang siya sa top lane para mabawasan yung damage na kayo ibigay dito ng Indonesia kasi si X-Borg lang nga kailangan sumama dun eh. And X-Borg, we know naman yung passive dito na X-Borg na nagbibigay ng pure damage pag puno na yung meter. Pero ngayon guys, punta tayo dito sa objective sa ginagawa ng Pilipinas. Granger will get the second Lord. At ngayon, the blast. Tingin natin kung tatama pa. Gumapit pa ng ultimation dito yung ating Lunox. Pero kita nyo naman yung ginagawa dito ng Team Philippines. They want to kill yung mismong Indonesia. Pero Indonesia will manage to escape mismo doon sa blast ng ating Lolita. And mid third tower na lang yung natitira for the side of Indo. Isa na lang. Kung baga pag tinanong ka, pagkabungi ka, yes. Anong gusto mong ayos ng ipin mo? Kung nakakalat ba ako yung gitna lang, yes. Para gating itsura ng inhibitor turret kayo na Indonesia. So grabe yung pagka-intense ng laban ngayon. Pero good thing for Team Philippines ay nakuha nila ang Lord para sa laban na to. At pagdating sa gold, hindi na nagmamatter yan. Actually, lahat ng mga tanke natin, kompleto na ang gamit. May kanya-kanya ng immortality. So it all boils down kung sino mas magandang set of play na sundo. So tik-tik lang din dito, both the Grock and the Lunox. Flamethrower, sagot dito ni X. Grabe, Castro Mayor. Uy, Castro Mayor, napilita mag-flicker out.
Grabe yung true damage na binibigay dito ni XB for Team Indonesia. Oh! At sila na nga ang mid lane inhibitor turret for Team Indonesia. Glorious and pathway. Glorious pathway. Just a zone of the players here of Team Indonesia. At that is it. That's it. Way of the si dragon. Si Karin Kimi. Mukhang nga bang patay ba? Hindi. Winter Truncheon. Truncheon. Ladies and gentlemen, naanapin ang Lord. Pero here but, comes! Oh, that is a good... Cancel. Here comes the Dominion Blast na na-cancel yes. Para sa Team Indonesia pero unstoppable na para kay Arcangel and that is it para kay Nepomuceno. Grabe yung damage na binibigay dalawa dito. Wala. At Sinata. Dalawa ang natitirang buhay for Team Indonesia para sa ating laban and game number 4 goes to Team Philippines. Oh my God, what a game mula dito sa Team Philippines. They managed to win dito mismo sa game number 4 para mag-extend mismo sa last game of the grand finals which is the game number 5. Indonesia putting some show mula dun sa game natin pero Philippines mo ang magmamanage or makakuha ng victory. Ibang klase yung mga setup dito ni Lasty also ni Hayes using the Lolita.